Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatol aksyon sa indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Better Communication Development Institute, Federal Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renaline May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Care Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rogel Polleros Bottoms, Mice Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mice Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Samiria Luyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30s Restaurant, Biyata Beach Sanctuary. Magandang umaga, Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, probinsya ng Sorsogon. At magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa ating programang Issue Ora Mismo dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosaro Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na balitaktakan ng mga napapanahon na isyu, mga napapanahon na kaganapan sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. And of course, bigyang daan muna natin ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 10 patay sa hagupit ni Enteng at Habagat. Pagbayo ni Enteng, mananatili hanggang Webes. Senator Tulpo sa PCG, higpitan, inspeksyonin mga sasakyang pandagat versus Enteng. Pangulong Marcos, suspensyon ng trabaho, klase pag may bagyo, agahan. At paghuli sa temporary plates, LTO, tiklop kay Senator Tol. Narito na ang detalye ng mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. 10 patay sa gupit ni Enteng at Habagat. Sa detalye, 10 katao ang nasawi dahil sa mga pagbaha at landslide dulot ng pananalasa ni Tropical Storm Enteng na may kasamang habaga. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC sa Central Visayas ay 2 ang namatay, 10 ang nasugatan, 14 pamilya o kabuuang 63 individual sa 3 barangay ang naapektuhan. Sa Antipolo City, iniulat naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Council or CDRRMC ang pagkasawi sa landslide at pagkalunod ng 6 katao. Ayon kay CDRRMC Chief Rayleigh Bernardo, 2 bahay ang natabunan ng landslide sa Sitio Inapaw, Barangay San Jose na ikinasawi ng isang 12 at 15 anyos. Sa 3 landslide ay patay rin ang isang 27 anyos na buntis na ginang na kapitbahay ng 2 teenager. Naiulat naman sa Barangay San Luis, Antipolo City, ang pagkasawi sa at sa pagkalunod ng isang 44 anyos na ginang at isang 4 anyos na bata.
Samantala, sa Naga City, Camarines Sur ay nasawi naman sa pagkalunod ang 2 katao kabilang ang isang sanggol na babae sa pagregasa ng floods ng flash flood dulot ng malalakas na pag-ulan. Mahigit 300 pamilya sa o 210,000 katao naman ang inilikas at dinala sa mga evacuation center dahil sa hanggang dibdib at lagpas taong baha sa lugar. Pansamantala namang inahinto ang operasyon ng mga pantalan sa Calabar Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At Bicol Region, dulot ang masamang lagay ng panahon kung saan 739 pasahero, 282 rolling cargos, 22 vessels at 4 na bangkang de motor ang stranded. Inalerto rin ng NDRRMC ang mga regional offices nito na i-monitor ang bagyong Enteng at maghanda sa rescue operation sa mga komunidad habang pinag-iingat din sa flash flood at landslide. Sa iba pang mga balita, pagbayo ni Enteng mananatili hanggang Huwebes. At sa detalye, mananatili at lalakas pa bilang isang severe tropical storm ang bagyong Enteng sa Miyerkules at maaabot ang peak category ng bagyo hanggang Huwebes o Biyernes. Alas 5 ng hapon kahapon, namataan ng pag-asa ang sentro ni Enteng sa bisinidad ng Madela, Quirino. At kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Sa Enteng ay may lakas na hangin na umabot sa 85 kilometer bawat oras at pagbuso sa 105 kilometer bawat oras. Dulot nito, nakataas ang signal number 2 ng bagyo sa Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino at northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman sa Metro Manila, lalawigan ng Rizal, Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, Abra, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, northern eastern portion ng Laguna, at northern portion ng Quezon, kasama na ang Pulillo Islands. Higit na lalakas ang ulan, dulot naman ng epekto ng habagat sa mga lugar na sa Luzon at Visayas, lalo na sa kanlurang bahagi nito. Ngayong madaling araw ng Martes, September 3, ang bagyo ay kikilos pa kanluran, hilagang kanluran at inaasahang magdadala ng mga pag-uulan sa mainland Luzon. Sa iba pang balitang nasyonal, Senator Tulpo sa PCG, higpitan inspeksyonin mga sasakyan pandagat versus Enteng. Sa detalye, sa gitna ng suspensyon sa trabaho ng Senado dahil sa bagyong Enteng nitong Lunes, September 2, nakipag-ugnayan si Senator Idol Rapi Tulpo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng kanyang Senate Public Services Committee sa pamamagitan ng Zoom meeting. Binili na ni Tulpo ang Philippine Coast Guard na tiyakin ang mahigpit na monitoring at inspection sa lahat ng mga sasakyang pandagat. Una rito, iginit ni Senator Tulpo na walang mga sasakyang pandagat ang dapat payagang maglayag dahil sa masamang panahon dahil sa bagyong Enteng. Samantala, ikinatawa naman ni Tulpo ang nakalap na impormasyon mula kay Philippine Port Authority spokesperson Eunice Samonte na mahigit 4,000 pasahero ang nakasalukuyang stranded sa mga pier at naghanda ang PPA ng sapat na libreng merienda, inumin at maayos na tutulugan para sa kanila. Nadismaya naman si Tulpo sa Manila International Airport Authority or MIAA matapos makatanggap ng impormasyon na may mga batya at tray na nakakalat sa mga terminal ng NAIA noong September 2 upang saluhin ang tubig ulan mula sa bubong na may mga butas. Sinabi ni MIA spokesperson attorney si Chris Bendijo na naglibot na siya sa mga terminal ng NAIA upang suriin ang mga tumutulo na bubong. Nangako si Bendijo kay Senator Tulpo na gagawa siya agad ng paraan para hindi na maulit ang kaparehong problema.
Sa iba pang balitang nasyonal, Pangulong Marcos, suspensyon ng klase, trabaho, pag may bagyo, agahan. At sa detalye, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at pamunuan ng mga paaralan na agahan ang pagdedeklara ng suspensyon sa mga trabaho at klase sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Enteng. Sinabi ng Pangulo na dapat sa gabi pa lamang bago matulog ay mailabas na ang bulletin. Habang nasa local government units ang nagpapasya kung sususpindin ang trabaho at pasok sa eskwela sa kani-kanilang lugar. Kasabay nito sinabi ni Pangulong Marcos na mas makabubuting huwag na munang magpatawag ng pagpupulong sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, Command Center sa Quezon City at hayaan na muna silang magtrabaho. Tuloy naman aniya ang standard operation procedures at pagmonitor ng pamahalaan sa lagay ng bagyo. Mahalaga rin aniya na suriin ang lagay ng mga nagtatrabaho kung makapupunta sa kanilang matanggapan at kung ligtas na makauuwi sa kani-kanilang tahanan. Tiniyak naman ng Pangulo na handa ang gobyerno sa anumang magiging resulta ng pananalasa ng bagyo at tugunan ang pangailangan ng mga naapektuhang residente. Dahil sa Bagyong Enteng, sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa trabaho at klase sa pampublika at pribadong paaralan sa National Capital Region or NCR at Region 4A kahapon at ngayon. Ipinauubayan naman sa mga pinuno ng mga pribadong mga tanggapan ang pagsususpindi ng pasok. Sa pinakahuling balitang nasyonal, paghuli sa temporary plates, LTO, tiklop kay Senator Tol. At sa detalye, tiklop ang Land Transportation Office or LTO sa nauna nitong banta na huhulihin at pagmumultahin ang mga may-ari ng mga motorsiklo at sasakyang gumagamit ng temporary o improvised license plates mula ngayong buwan. Ito ay matapos ulanin ang ahensya ng batikos mula sa publiko sa pangungunan ni Senator Majority Leader Francis Tol Tolentino. Sa isang pahayag, sinabi ng LTO na iuurong na nila ang nauna nilang itinakdang deadline mula September 1 tungkol sa December 31. Tama lang na iatras ng LTO ang banta nito na manghuli na mga ordinaryong rider at motorista dahil sablay ang lohika ng kanilang direktiba, maraming pahayag ni Senador. Hindi dapat isisi sa motoring public kung kulang ang supply o atrasado ang pag-i-issue ng official license plates ng gobyerno dahil ito'y pangunahing responsibilidad mismo ng LTO. Paliwanag pa ni Tolentino. Unang nanawagin si Tolentino sa LTO Region 7, Central Visayas, para bawiin ang balak nitong hulihin at pagmultahin ang mga gumagamit ng temporary at improvised license plates mula ngayong buwan. Pero lumalabas na nakabase pala ang atas ng LTO Region 7 sa isang pambansang memorandum na inisyo ng LTO Head Office. Ani Tolentino, ang pangunahing hamon ng LTO ngayon ay ang pagresolba sa license plates backlog nito na ayon sa mga ulat ay umaabot sa 9 million sa pinakahuling datos. Si Tolentino, dating chair ng MMDA, and ang principal sponsor ng Senate Bill number 2555 na naglalayong amyandahan ang mga kontrobersyal na probisyon ng Doble Placa Law or Republic Act 11235 na nagdidiskrimina laban sa motorcycle owners at riders. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik pa inyong likod, makalisang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatol. Aksyon sa indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing.
JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkahan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-732. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manok, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatol aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ay bueno, nagbabalik kita sa tuyong programang Issue ora mismo. Okay, ang sound tap Papa Harold, ano? Yan, so once again, ang inyong likod si Rosario Misoso. Kasama ninyo sa ating programang napapanahon. Happy watching palan kay Joel Castro. Kay Joel Castro. Teka lang ha, at may kachat tayo. Mhm. Yan. So sa Giraray, sabi kan po, happy watching kay Joel Castro na naging successful ang sayang operasyon, ang pagkakang stainless dyan sa parting wala kang paan niya, okay? So, yan. Salamat kita. So,
sa tuyang mga staff kang Sorsogon Provincial Hospital headed by Dr. Bolo. Sabi nga, ito ang nagpapatunay na hindi nagpapabaya ang pamunuan ng Sorsogon Provincial Hospital. Hanggat makakaya nila, ay kakayanin. At kapag hindi nila kaya, kakayanin pa rin. Yan po. Yan, good morning man kay Mr. Director Angel Hanoras. Good morning, Sorsogon. Maski dahil nakaprogram kang kahapon, Monday, as in dahil man nagparamdam. Mabuti pa ang multo, minsan nagpaparamdam ano, naghaplos baga Joey, nin malamig pag maano. Si Papa Direk Angel dahil nagpaano, nagparamdam sa tuya kahapon. Siguro iba man ang hinaplos kay ni. Si kasamang Jojo Lascano, good morning sa Gabos na taga Paghinanyog, kan Bicol TV Sorsogon. Siring man kay Ma'am Gloriosa Lolo, magandang umaga po. Igwa po kita ang live report hali dyan sa luwasan, mga kaibanan ta, si Badinado ka pa. Yan po, para sa iyong special report, Badinado ka pa, sok pa. Good morning, sabi sa iyo mo, SM, Soro, and iyong kita ko dyan, hindi sa... kung kinakamumot ang barangay Talisay, West District. Yes, happy watching kay Kap Tatduana. Ang ano natin tabi SM, napakadibigay kita kay Oldo Dili, kita nakatin kasuhapon sa committee hearing. Committee hearing duman sa City Hall. Manungodig di sa issue na ang pagreklamo kan Urban Poor Sorsogon Talisay Chapter, manungodig di sa pagdamping kan mga bakawan trees and species, digi sa daga daha ni Mr. Ibsensio Lee kan City Lee Homes. Ah, sa Lee Homes. Sa Lee Homes. Hindi pa katabi sa loob SM San Talisay. Ayan, sa palaog na iyan. So ni Antabi SM, mga ka-oray ta, sinagadan ta ki reaksyon, although may na bago nga ni kayo ni SM Tabi, nakapunta na si Mr. Eduardo Atutubo kan dalagan and may initial na investigation na kasuhapon and may say na ang DNR, Pedro Sorsogon, manungod naman sa sendang pigdulog na reklamo as in ni nga ni Tabi, nakaabot na sa City Hall. Ngayon, hagadon tatabi SM ano, ni Mr. Eduardo Atutubo bilang representante as in pamayo. Ano lang po, member lang po. Member kan Urban Poor Sorsogon Talisay Chapter. Sir, good morning tabi si Mr. Rosauro Amistoso sa ibang nalinya. Diyos Marinal daw po, Mr. Sir Rosauro. Diyos Marinal daw man po, Bukal Ed Atutubo. Kaya po bukal. Ordinaryong mamamayan lang po kita kang barangay Talisay. Huna-huna ko si Kagawa daw si Bukal Ed Atutubo. Good morning po, Mr. Eduardo Atutubo. Yan. So ano po ang napag... Good morning po sa mga nagdagagang po nilo niya sa radio na station po. So, good morning man po. Hello? Yes. Good morning po. Sir, ito na ano, ang ano mo tabi kasuhapon, kasi may initial finding na baga, so, Plenro Sorsogon, manungo duman sa inyong reklamo na pwede yan yung sampahan, kidimanda, either administrative or criminally case ang nasabing mga barangay official sa barangay Talisay. Hatagan ko lang po dito na paglilinaw para po sa karamang hanggabos. Ang nangyari po na committee hearing na mong kasuhapon sa City Hall po. Bali po, hindi po punta sa hababawon lang punta na problema ini. Ang problema po kayo ni, na nagrani po kami sa barangay, kausin kayo ni na barangay namo sa Talisay, medyo na-ignore po kami, saka parang ni-refuse ang reklamo namon. Tungkol po, hindi sa nangyayari na dumping sa Munamang Group area. Ayun yung sa may seizure po. Niyan po, uminabot na po ini sa opisina kang Penro. Actually po, last Thursday, nag-investiga na po ni Diyang Penro. Asin po, may initial investigation na sinda. Asin po, nakita ninda ang danyos na nangyari dahil sa pagdadampig nila sa seizure o sa mangrove area namon. Ngunyan po, ang kasuha po na nangyari sa committee hearing,
Bali, ito po na sa city, bali po ang reklamo po namon ito. Manong katakot po kayo nila sa Penro, ang reklamo namon, ang negligence na ang panindugan ko na pinabayaan kami sa council sa reklamo na ini. Oh. Kaya po, ako po mismo ang nagsurat kay ABC President Nestor Baldon, as in po sa DILG. Kaya nani po nagkaigwa kami kay committee hearing kaswapon. Ngunyan po, base po sa committee hearing kaswapon, nag-ano po ang Penro, pinasurmason man po, kaya tumapo si Rang Kapitan, ang bilog na council, ang kaurupod ko po ng officialist kan Urban Poor, pati po may kaiba na po kami na news anchor na taga-Talise po na si Jojo Lascano, kaya tumapo sa oras na ito. Ah. So ano pa, naging resulta sa paghururo ninyo, sir? Ang paghururo namon, base sa initial findings po kan Penro, dito po, may initial na po siyang sinabi na talaga po may mga violation na nahimo ang samuya na respondent na si Mr. Innocentio Lee. Manugod po sa dumping saka sa pagpuputol sa mga mangrove. As in, sinabi po kang Penro na may masunod pa sila na additional investigation or further investigation niya daw pagkasabi para po sa kan maninigong kaso o penalty na ipapataw sa respondent. Mm-hmm. Tapos, ini po naman na po sa barangay, bali po na finding man po, kaya ito man po si Ma'am Mabel Muralo, kan DILG, medyo nakakita man po kay Butas na talaga po may kapabayaan po ini na sa muya na barangay council. Kaya po, papanindugan lang po namo na madiretso po yung reklamo namo sa inakit. Takul na po ang reklamo dito sa council namo na pigigibunin na pag-ignore, pag-refuse kan mga blatter namon. Kaya po, magkakaano kami, si may initial po na sinabi sa mga DILG chief na pwede kami magsangat kay admin case laban po sa barangay council. Oo. So ano po, ang talagang pigreklamo lang ni Durigdi, ang pagdumping kang mga bakawan. Iyo po sir. Oo, eh may sabi-sabi po baga na ini daw may titulo, as in may mohon man po ini na nagpapatunay na pagsadili po ini a certain innocence. Sa paglilinaw po sir kang Penro kaswapon, lain po excuse ang titulo or masabi mo sa imo ang kadutaan. Ang ano po kay ni, maski po sa imo ina, kung mapatunayan man po ni Mr. Innocence na sa iya po talaga yan, dahil na po kami labog dumakon sa iya talaga yan. Ang pinaglalaban po namon ang kalikasan po namo dito sa barangay. Dito po kami nagdarakula. Aram po namo ng istorya kang lugar na ini. Kami po sa diya nag-develop para maging, para maistaram po kang samuya ng mga sarabitan. So, ang gusto mo po sabihin, sir, yan na pikaklamar or sabi nga ni ampikpadampingan ni Mr. Innocentio Lee, dahil man po dyan naka-istar o may mga naka-iristar po dyan? May, sir, Mr. Innocentio Lee po, sa panahon, dahil man po dyan. Ang naka-restart po talaga dyan, ini po ng mga kababata ko, nangunyan may mga pasadiri ng pamilya, iyo po kayo niya ang nag-develop sa area. Pero po, lay namon yung sinakob ang kanipaan sa kaan mangrove area. Ang sinakob lang po namon, ang bali, base sa resolution sa dati namon nakapitan na si Cesar Manuel, na ini, alienable and disposable land. Saka po, iyan po ang binurugsukan po ang mga kababata ko nang ngunyan, medyo may mga edad naman, iyo lang po. Pero hindi po na yung pigdampingan na pigaako ni Innocentio Lee, mangrove area po talaga ini. Kami po, lay namon yan pigdadawdawan, taram naman po ang istorya kang mangrove. Magulang po namon ang sarok sa nagtatanong kang mga mangrove din isang panahon. So, harayo man po ini sa pigsasabi na ano, na Coastal Road, na pag sa kanginibo ni, dakulo naman kay mangrove kinagkararabasan dyan. Iyo po. Kasi po, may Coastal Road po, tapos may seawall, sa lang po sa seawall San Talisa, iyo po ang kamangroban. So ano na po ang next action nito kay ni sir? Iyo nga na po yun, pigreklamo na mo sa Penro. Tapos you know, may masunod pa po kami na investigasyon na makakadipuan MGB or Mines and Geoscience Bureau para po magdagdag investigasyon para daw po makita pa kung ano pa ang mga danyos na magigibok at pigihibo ni dadadumping sa cutting of mangrove. Okay, so niyan, pundo ang pagdumping dyan. Pundo na po. That's good. So, sir, abangan tapo ano ang mga kaipuhan tapa na tutukan dyan
Sabi nga ni Baganin daw, kamo nagmamakulog para sa kalikasan. So oh, kung ano man po ang ano sa parte po palan kang Barangay Talisay Council, ano po ang nahiling nindo na naging kapabayaan kay ni? Pinirong po, sa malisyoso, sasakon lang po, sa malisyoso ko na pag-iisip o self-observahan, haloy na po na panahon, napigre-reklamo na po ini, na impigre-reclaim, ninda, sabi, para paniwala ninda, na sa diri ini ni Inocentioli, napigdadampingan nga ni ninda. Tawad na po nagre-reklamo, ang problema po ang council, impipiyungan po ini, tuturugan, ngunyan po, sana ko na po ang nagre-reklamo, tapos hinahamon pa po ako sa council. Yada po ini, naka ano po ini, dokumentado po ang reklamo ko sa DLG na ako hinamon pa sin. Kung kaya ko puno i-reklamo na kung may ebidensya ako, dumiretso da ako sa Penro. Kaya po ako man, dahil may kaput po ako na ebidensya, dinirecho ko sa Penro. At the same time po, nireklamo ko nga po ang council sa negligence of duty ninda. So bali talagang, kasi ang nahihiling ko, ano, this is a private matter na para sa kuya lang, this is a private matter na problema. So, bako daw maipit manig di ang barangay council kung mapanigsinda sa saro na privado. Sa totoo lang po, sa committee hearing pa lang po kasuhapon, halatang-halata na po na may kinakatigan sinday. Laingal naman masabutan, kung para sa din talaga sinday, hindi po nakasarag na yan, ay pinaglalabang ko ngunyan, iyo po yung naglukluk sa posisyon ninda. Tapos ganyan po, aninihimo ninda, bakit inulublog panugod kami nakasaragditan. Na ang maraot pa po kayo ni, ang mga gugurang po din na medyo maloy ang pagkasabot, bakit lalo pa rin na yung gugulo, hindi sa nabay ang paninasin, panagdiritso magreklamo pa para layasong niya kamuda nili. Iyon po ang nakatatawa po kayo ni, halata unung-unung po paano, eh. Paano man po? Kasano lang po rin katigan ninda. Paano man po kamo palayaso nili, kumbaga di man kamo naka-start duman sa pagrugaring or sabi nga ni, na pagsadiri nili na lote? Iyon nga ni po, kaya nga ni po, kasi po, ang istorya po kayo ni na pagkiklaim po ni Lee, kuminalawa akong. Bilog na purok siya, inkainano lang dyan, ilida ah. Nayaong po, ang sabi ko po nga ni kanina, nalaman sa akong sang kanipaan sa kakamangruban, dyan po nagtiri kay mga harong, so mga kababata, kung yan, kasi may mga pamilya naman sa mga hati, di man po namo sinakop ang kamangruban sa kanipa, tapig respeto nga inamon po sa kaligasan. Kung yan, pati po hindi nalay man nasakop sa ano nili, iba pa ano sa saro na council dili na kamo nga ya, nakit-star lang yan sa dutag yan sa mga league. Anytime nga na, pakaya ka mo para layason. Na wala man po may pakita ng dokumento. Kaya po dili po, nahalataan namon na may giging kakatigan po talaga ang council. So maaramat din sa mga maabot na panahon. Iyo po, iyo po. Okay. So sir, nasa pera ka mong member dyan, kang ano nga yan, kang urban poor dyan sa Barangay Talisay? Nasa ano po, nasa 400 to 400 plus po. 400? Opo. So ano ini sir, dokumentado ini or talagang nakarehistro ini sa city government ang number na ini na 400 plus? Dati po, 332 lang po ang registered talaga sa city. Ngunyan, sa kadakulan na po kasi may nagkapuro para mga pamilya na, may kanya-kanya mga balay nila, kaya po nasa more or less 400 na po kami. Kaya nga po, ang kapot ko po, nakaregister po ini sa city government, tabaad pag-abot kang oras kaan, piliyo na naman lang, halimbawa, kay puhana ning lista, tapos nigara naman ang iba na sinasabi nino 400 plus, samantalang nasa 300 plus lang pala ang nakaregister. Naka-register na po ini sa Urban Port Federation. Opo. Si sir pong presidente nito ngunyan? Ang presidente po naman ngunyan, si dati po, dahil pa po nag-election, si Kagawad niya, Kagawad Lanak, Kagawad na po siya, bali inanupan niya sa vice na mo na si Mrs. Delia Lascano, Delia Dania Lascano na po. Although, sa niyan po, nasa Manila siya, na may piglalakaw man po siya, na para po sa organisasyong didisan mga kasaraditan. So bali ikaw ang tinaga ni daning authority na magtaram. Iba, bali po ako lang bali po sa grupo po namo kan urban poor. Ako lang po ang kuminusog ang buot base sa
Hinatagan mo na kung ang mga opisyalis na mo si Empower na magsurmato para sa Sainda. Kasi niya po, medyo may kahadlokan. Ako, like man po niya sabi na wala akong hadlok. Ako lang po naninindugan sa katotohanan na sin para sa kasarabitan. Okay. Pero sir, siyempre, dapat tama itong pinagsasabi mo na once na nagtaram ka, eh, may authorization para sa na sa kagabsan. Bakit pag-abot kang oras, ikaw man ang iula kang grupo mo. Masabi din, man nga naman pig-author na ano, para member man lang yan. Kaya pikaklaro ta po sir na you are duly authorized by this ano group ang Urban Purkang Talisay. Yes sir, yes sir. Opa. Tama po 'yan. Ta syempre ikaw po digdi ang malalagay sa alanganin. Birin mo 400 plus ang grupo mo pero ikaw lang ang nagkusog ng buot na talagang manindugan para sa inda. Kaya nga ni sir. Actually po sir, before po ako dumiretso sa Penro, saka po sa DLG, may approval po kan mga miyembro namon. Although, aram ko po, may iba ng miyembro dyan na nayaon sa ibong, pero naghahalat lang sana, sinda, kan, kung sino nga kusog sambot na ipanindugan sinda, as in, panindugan ini na ang lalaban namon. Yes, dapat lang po ano, na talagang magkasararo ka mo, tabaan pag-abot kang oras, sabi nga ninda, united we fall, divided we stand. Baan pag-abot ng oras, ikaw lang ang nakatindog dyan. Sa mga kaariba po, pag-abot kang oras, tuminiklop na. So, saludo po ako sa iyo, sir. Bukal Ed Ab, Bukal Mr. Eduardo Atotubo. Yan ang mga... Thank you very much po, sir. Yan ang mga tao. May bayag. Okay. Pag upatabihin ni na interview ito, nagpikan, nagdigli kay Mr. Eduardo Atotubo, akala kay itawang talaga o tabi kinagdag na impormasyon na sinsa gabos ng mga nag-dihimati. Regarding man duman sa statement, can land owner? Ano ito, buddy? Ano ito? Ang statement man sa ibong nalado, ang particular, rantag sa dirikan, duta. Oo, si dapat lang. Ano, makuwaan ta daw yan. Pasin naman sa interview na pagkanda ko sa iya ka nakalihis na Webes. Iyapit na panindugan lang dahil sabi ni Mr. Innocentio Lee asa iyang propriedad. And nevertheless, wala man siya sa iba na intensyon na palayason o paharaliyon ang mga tao dyan sa nasabing lugar and yet yet to kita tabi SM mismo kan pag-inspeksyon kan DNR ka nakalihis na Webes and na ining taman duman ang magkapirang dinamping talaga. Oo. Kaunti ng DNR and yet may initial na investigation na sinapikan na kang Webes and nasin ini pigsabi na kainin na medyo dili pa pwedeng porket sa imo ang lote ano man ang gibuon mo sa lote na makadistract sa kapaligiran pwede mo nang gibuon. Mali mo, pakadamping ka, tanong man ulit. Garo na ina tapis yung matatalubuan ang bakawan dumanta. Dating tindog na siya, napigbutan na natin mga grapa pag aggregates. Dahil, tanong pwede bagang tanaman ng ipil-ipil? Tanaman ng talisay? So, yan ang ano, medyo duman nagsalto lang ang landowner sa parte na Roqueto na dahil siya nakapaisi and naabuso niya ang sa iyang kapangyarihan bilang landowner na inisip ang kapaligiran bago siya nag-ibo kay Roquetong bagay. Oh, bagaran sabi ko nga ni partner ano? Perang ano lang siguro yan, perang square meter. Samantalang iyan nakahalaban kang Coastal Road, kang tinira-tira kang pagdumping dahil man niya kinireklamo. Ano ba yan? Ano yan dati? Hindi yan nga ni TBS eh, manabangan taligdi sa Barangay Talisay. Ta, ako, dili ko man yung sasabi na sana yan ay pinaglalaban nila maging matrayumpo and patuloy na baka umabot ang panahon. Pag may nagkumadki sa rong tao, magurukluan na ini. Sana dili. Kaya nga, no? Si Mr. Eduardo Atotubo, sabi nga ni ano, ni... ni Ma'am Rose Orchids, kung ikaw ang binigyan ng power na manindugan, dapat mayroon kang kasulatan na inutusan ka or binigyan kanila ng otorisasyon na maging being a spokesperson. Tabaad sabi mo nga ni pag-abot kang oras mag-urukluan iyan, kahirak man yung si Mr. Eduardo Atotubo. Roger to that. So yan ang medyo na advantage sa hinaharap na pigiling ta na sana
hindi na mga member na 400 plus na member kan Urban Poor Degree sa Talisay, dahil inipagbayaan si Mr. Eduardo Atutubo sa sayang kursada. 400 plus? Sa big na kursada. 400 plus na ngunyan? Kalikasan. Oh, nasa 400 plus na sinda. Roger to that. Sana dili siya mag-isa o iwan sa ere sa pagkakunsang panahon. Kumbaga, hindi ka nag-iisa, kasama mo kami. Or kayo-kayo lang pala dyan sa Talisay. Napakan talaga lang tabi, SM. Ang mga masunod pa nakaganapan ligdi sa Barangay Talisay para sa issue or mismo. Badiluka, reporting. Ayan, si Badina Duka pa para sa iyang live report hali dyan sa Barangay Talisay. Ang mangrove bow. Sabi nga nila, ano? Ang mangrove, kung hindi napapansin, madali siyang putulin. Ang mangrove, magandang ipanggatong. Ang mangrove, pinamumugara ng similya ng alimango. Ngunit ang ginawa sa Barangay Talisay, dinampingan ng hindi nagpapaalam. Ito namang si Mr. Eduardo Atutubo, nanindigan para sa Urban Poor ng Talisay. Ang tanong, sabi nga, sa korneto hanggang saan naabot ang 20 mo? Ang usapin niya ito, hanggang saan naman aabot? Kaya ba itong panindigan ng grupong 400 plus at ibigay ang kanilang suporta kay Mr. Eduardo Atutubo na nakikipaglaban para sa inyo? Hindi naman pala kayo paaalisin dyan. Dinampingan lang siguro para, sabi nga ni, mas mapakaray ang lugar. Kaya lang, dahil nakapaisi sa DNR. Siring mambagayan kang Coastal Road, pirang nirapas-rapas dyan na mangrove. Pero dahil taaram, siguro, dahil man ini mararapason o dahil man didampingan para maging coastal road kung dahil nagpaisi sa DNR. And this is a priority project nga ni. Kaya natugutan ini. Sa sistema naman po dyan sa Talisay, siguro dahil man hunaon ni Mr. Inessentially na may mariklamo, basta ansa iya lang, ang purpose niya, madampingan, mapakaray ang lugar niya. It so happen na ang pagpakaray mo, may nadistroso ka. Kaya nga, ano daw ang ano kaining mangrove na ini, no? Anong bertod kaini? Diyan nga ni isa sa barangay, nagputol lang, sanga lang ang pinutol. Mala kay na preso. Sanga lang ang pinutol. Breaking news, sir. Ha? Oh, breaking news daw, may sisilab na portion sa City Hall Building. Oh, ba dito ng may kontrobersiya duman na opisina. Ayan, so mismo ang city ang nasisilab. Oh, mismo ang City Hall daw ang nasisilab. Breaking news, gano'n yung katotoo. So kung sisa na sa area dyan, pwede po magbato sa tuya kung si Sai ang nasa City Hall, gaano pinakatotoo na nasisilab daw ang City Hall building? So maaraman ta po kung gaano ni katotoo. Para maaraman ta kung totoo ini or baad may nagkakaraw-karaw na naman. Okay? So, abangan ta po, mapasiring duman si Jojo Lascano, kaibanan si Badi Duka, para maaraman kung talagang
totoo na nagkakaiguan ng kasulo dyan sa City Hall. Hali sa empleyado mismo sa City Hall. Hali daw mismo sa empleyado kang City Hall ang info. Ang itinaong info kay Jojo Lascano na nasisilab daw sa kasalukuyan ang City Hall building. So, maaraman tapo ini kung gaano po ini katotoo sa pagpasiring po ninda dyan sa City Hall. Okay? Oh, nasisilab daw talaga sa likod kang City Hall. Positive, nasisilab ang likod kang City Hall. Okay? So, okay, Harold, ipahiling daw ini ha. Ayan, big forward ko sa imo, paki-print as in i-ano tayo ni, i-laog matulo sa tuyang program. Ayan, nasisilab ang City Hall. Sa likod kang City Hall. Jojo, sa likod daw kang City Hall nasisilab. Nasisilab ang likod kang City Hall building. Natatalik na maka ano, maka kasalukuyan daw na nasisilab ang likod kang City Hall building. Ito na. Nagsenda ng video ang aki ko, nasisilab talaga ang likod kang City Hall. Na-receive mo, Harold, ang ano? Ha? Ay, ay, ay. Dahil kita makasend. Okay, so ayan, nakasend na. Kasalukuyan daw na nasisilab ang likod kang City Hall compound. Abangan po ano ang na ano ma-roll? Ang sarok pa, bali daw ini. Yan. So, nasisilab po ang likod kang City Hall. Sa kasalukuyan, nasisilab ang likod na parte kang City Hall. Abangan po ang sa tuyang report yaon sa luwasan na. Sa tuyang mga kaibahan dyan. Abangan lang po ano, ansa to yung report dyan. Ayan, sa mga kaibahan tala na sa luwasan, pwede po kamo magpaabot ng live report na kunsain ano yaon daw nasisilab ang building sa City Hall. Tutukan mo lang sa ano, Harold, tutukan mo lang sa camera yan, pwede mo na ano para makuha ta. Sige na, tutukan mo na. So, diretso mo na para mahiling ta, no?
Yan po mga tugang, kasalukuyan na ano may na tubig. Linti ang kaya dan irinulad di mo pipadara. Masayang kapakan mineral water. So ayan pa no, pahiling ta ang yan para po. Yan may nagpadala po ng video na kasalukuyan na sisilab ang City Hall compound. Yan po. Ayan, ano? Sa City Hall compound po yan. Grabe ng usok ano. At sa imparte yan, garo duman yan sa may ano. May mga pigdadampingan ng basura ba yan? Ayan po ano, nahiling nindo. Kasalukuyan na nagkakaigwa ng kasulo dyan sa likuran na parte kang City Hall sa Barangay Kabidaan, City Hall compound, yan po. So ang tabayan po, mapasiring ang satuyang kaibanan dyan, si Buddy as in si Jojo. Okay, balik mo na sa kuya mga tugang, yan, okay. Ito po ano, ang nahilingin do na video. Duman po iyan sa City Hall. Ang tabayanan ta po, ano ang report na itatao sa tuya dyan. Kanangyayaring kasulo dyan sa City Hall compound. Dito po maaraman ko ng opisina ini. O garo, sa luwas ini kang ano? Sa luwas ini kang opisina o kang City Hall building. Sa luwas ini kang City Hall building duman sa gilid siguro ini ano. Mahiling ta po ano kung talagang ano ang anong distroso ka ini. Kasalukuyan na po napasiring diyan ang mga bombero. Sabi ni Ma'am Rose Orchid, bakit kay Brad Jojo Lascano ang tawag dapat call 911? Ipinaabot lang po sa tuyang kaibahan ang info kasi bilang parte po kan pamamahayag itungkulin ta po iyan na maipaaraman sa mga tao kung ano po ang nangyayari. Kaya Of course, naka-call naman po ng attention sa bombero kasi yaon po duman sa City Hall compound ang main office kang Bureau of Fire Protection, Sorsogon City. So duman ito sa likodan sa may motor pole, bako man talaga sa ano sa ang City Hall building. Ang kasulo is nangyari sa motor pole. Sa motor pole yan kang City. Kaya pasiring po duman ang sa tuyang kaibahan para po makakuha kita ng detalye kan nangyayaring kasulo dyan sa City Hall compound na pag-aramat na nga na ini sa motor pole compound. Ito bagang pigagarahian ka mga truck na mga may raot or may mga i-repair. Dumandaan naghali ang kasulo or duman nangyayari ang kasulo at present. Dahil ito po maaraman kung ano ang naging kausa ka ini na kasulo dyan. Una tanganin na sa City Hall mismo building. Bako man po ini sa City Hall building, pwedeng maapektuhan sa ang City Hall building kung dahil tulos maabangan. Pero yaon po ano? Siguro sa mga oras na po inyo, no, pagdagos na po naman pong pig-apulaan kasulo dyan, dahil ang sasabi ko ano po, yaon lang po haranihon, pirang metro lang po ang distansya dyan sa main building kang Bureau of Fire Protection City, as in province. Magkataning lang yan eh, ang BFP province, as in ang BFP City. Magkataning lang po yan, Laog kang... Ah, bali.
Oo, ano yan? Ang motor pool nga niyan, bako manduman yan sa ano, sa City Hall building. Sa likod yan, ng nakasulo na yan, no? Kaya, standby po kita para sa tuyang kaganapan dyan sa City Hall compound. Pasiring na po ang sa tuyang mga kaibanan dyan para makakalap ning karagdaga na impormasyon kan presenting kasulo na nangyayari sa ngunyan dyan. And ibalik ko po ano sa tuyang report. Dito po makontak si Sir Hill Militante. Dito po makontak si Sir Hill Militante para po sa Huban update. Pag-apa din tapos si Sir Hill, may garumay katawagan ining iba. Kaya dito po nakalaug ang linya ta. Perming nakaag line busy. Okay. So abangan ta po ang live report hali dyan sa luwasan kan kasalukuyan ng nangyayaring pagkasilab kang motor pole kang City Hall. Ayan po ang yung problema. Ang problema dyan, kunda yung tubig. At ang ano, ang linyada kang prime water dyan, bagulbulon man. So, sa presente na kalaog na daw sa saro na ano, na room ang kasulo. So, nagngalas kita ano, kataid lang kaini, halos ang Bureau of Fire Protection Office. O ba, aday dumaning ano, istak na tubig ang ano, ang fire truck. Ba, aday ki laman na tubig ang fire truck. O ang aramta ang fire truck is aniyon sa Burgos Street, digdi sa Talisay. Aniyon digdi ang sa indang ano, mga fire truck naka-standby. Pero kaniguan man na duman, bot, province and city. Dahil kinaka-standby na fire truck, tapuro na sa luwas. Ang aramta, igwa ka ini sa Abuyog, dyan sa Bacon District. Pero, ang main dahil, napano, tahanggan ngun yan, nahiling taduman, nalaog na kang ano, kang nalaog na ang sarong room, na dapat ko ta nga inaabangan tulos ini tayaon mismo diyan sa City Hall compound ang main office kang Bureau of Fire Protection City and Province. So mientras na pig abangan ta ina no, antabay lang po kita sa report kan anong nangyaring kasulo diyan sa City Hall compound. And sa tuyang padagos na pagdiskuter kan mga isyo, si Joel Castro padagos na nagpapasalamat sa mga nagtabang sa iya na kunsayin nadagos na po ang operasyon niya last week, Friday. That was August 30. Nadagos na po ang sayang matarayumpong operasyon sa tabang kan iba-ibang ayon siya. So yaon po mga tugang sa luwasan, si Buddy Duca para sa report duman sa City Hall. Buddy? Good morning, sabi. And ay good morning din niyan sa likod kan City Hall. Yes. Sabi SM. And nalasang kang particular na nasusunod din tabi SM, ang motor pool kan City Hall. Oo. Ang sa likod mismo kan sanggunayan panglungsod office building. Oo, ang pignatarambayan dyan. Roger to that. Ang mga inista kang tabi ni SM, kan mga panghapat baga na ayuda, kan city government. Ha? Huh? And sa, ang pinahantin sa inista kanila, kin mga pinarton na sinang mga bado baga na panghapat na pangayuda. Oo. Ano, susunog din yan, makusugong tabi SM, ngunyan ang aso, and wala pa na kalawag na fire.
department, na ayaw naman ligyan pa department ng city government kasi ng provincial government. Dahil pa nakalaog, natatada'y nakalaog. Grabe tabi yung SM, nasumot, baitong, kay may mga combustible material din na nasusunog, particular man mga baduan, mga ista, kaya iniwini-iwini, so, stakan tabi yung SM, kan mga pangayuda kang city government sa mga siyudadano kang Sorsogon City. Ayun. So, medyo na ano din yan mga tao, ta, yan yun naman, so, per department kang city and province, and medyo din talaga sinda tabi yung SM nakalahog. Kadakulan na naso, itom na itom ang naso na gluluwas digdi. At nahiling kaman sa live ni Jojo Lascano, na medyo maluyan sa tuyang data, siya na lang ang pinalive ta. Oo. Dahil pang nakalawag ta BSM, na yung totoo ta BSM, magandang na nun, kay medyo nagkasiribot digdi. Ta, sa kanang nakita ta, dahil talaga ang nakalawag ng mga personnel sa nasabing building. Oo, talagang masusuffocate sinda dyan sa sobrang aso. Oo, ito mong tabi sa amin, siguro mga lawag kayo na, mga bado, kung ano-ano mga plastic, hindi sa lawag sa bilog. Ang bilog na building kayo na, motor pula na susirog tabi sa kasalukuyan tabi ngon yan, SM. Oo. And but, kadakulang tao, nagluluwasan ng tao sa city hall, naso tabi SM, but baduman ng direksyon na nangin sa city hall. Okay, so standby lang ano? Ingat ka muna. So dito pa lang tatabi diyan SM, mahanap kita kay personahe kan pa department dito sa city para alam mo na initial assessment kay ni kumpara ang kantidad kana diyan news kana sabi sunog mo niya dito sa likod kan city hall. Okay, salamat tanon, buddy. Para sa issue oro mismo, buddy Luca reporting. Ayan po no. Ang mga pigistakan pala ni Kang Ayuda na pigtatao kang city government. Ha? Halian, nandyan Harold sa ano? Nakapasok po, dapat dumasan sa ibang. So yan po, kumpirmado, nagkakaiwan ni Kasulo dyan sa City Hall Compound, particular dyan sa likod ka motor pole, o ihini ang stock room na pigi-istakan ka mga ayuda na pigtatao kang city government sa mga constituentes. Kaya medyo mausok ini, tamay mga ano duman. Siyempre kung ano man ang mga goods na yaon, like mga may mga bado daangani na nakatarambak duman na pangtao ini kay ayuda. So ang data maaraman kung paano ang nangyari na nasulo, samantalang dapat ano ito, talagang inasigurar ka ito ang proteksyon dahil sa mga gamit ito. No? Issue or mismo. Yan, so maaraman tapo kung anong pangyarihan sa aga sa tuyang programa na tatapos sa Indo. Okay? So, inabot na po kita kan oras kan pamaaram digdi po sa tuyang programang issue or mismo. Sagiraray, salamaton po sa panagos ninyong pag-tinanjog as in pag-antabay digdi sa programa. Ang senong likod, si Rosaro Mistoso, na mamaara na po para sa programang Issue Ora Mismo. Marinaldo po as in Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Issue Ora Mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod. Aksyon sa Indo, Ora Mismo. Issue Ora Mismo sa Bicol TV.